manalig sa labas para nalis po tayo magkakasama para mag-celebrate ng ating Sila rin yung kasama namin, kasalo namin sila since then. Kaya nagpapasalamat kami sa kanilang lahat dahil then and now, nandito sila. So sana, sa susunod namin mga taon pa, eh we could actually parang makisaluhan pa rin lang kami. So pag sasabi sa sambay ng Pilipinas, sila nandito ang salo. Sa Tomas Morato, di ba? Sa Tomas Morato. Pero alam niyo po ba na currently nasa Luzon, hall tayo. Tama. Kaya kung napapansin niyo po ang ating pong mga dekorasyon, chipak, Luzon po talaga. Kung makikita ko yung Luzon, ang napanong Luzon na namin dito. Alam niyo po, isang 3D lamang po. Lahat ng mga literatura na nakikita po sa buong restaurant actually ay mga lugar kung saan pinuntahan ng pamilya ito. Para talagang pinuntahan at para makilala nga ba kung sino-sino yung mga gumagawa ng mga pagkakot dito. Nina, kwentuhan mo naman dyan. Actually, yung moment ko pala, hindi nila. Pero tama yun, di ba yung umpisa, kasama ka din doon, naalala ko, di ba? Hindi naman siya. Pumunta tayo sa ibang-ibang parte, sa basically sa Luzon, nung unang parte, para talaga nagtanim. Si Mr. Rocky talaga nagtanim siya, as in, may mga muntik na mahulog sa banaw. Muntik lang nga, pero medyo may mga nasira ata. Pero talagang nag-immerse tayo doon sa Luzon. At ngayon nga, actually sa mga susunod pang mga taon, itong taon din na to, mag-venture out tayo, baka sa bandang gitnang Luzon. Visayas and hopefully Mindanao, when the national issue or yung national security natin maging okay na siya. Sana eh, may mga partner din kasi tayo doon. Oo, bakit natin puntahan ang hinaharap. Kasi balikan naman muna natin kung ano ba ang nangyari sa Sabo. Sa mga magita na, ABP. Alright, so ladies and gentlemen, aming nakaraan. Authentic Luzon Designs Kingdom, may ARMM pa. Oo. Kapatid naman yung mga dishes. True. Siya, kung may ganito kami,
kasi may mga yung prince ng yung ibang prinsipe din sa ibang lugar doon sa kanila. Pumunta doon, kunyari, culinary expert lang siya. Tapos pagtikim daw niya, napapikit siya. Tapos sinabi niya na, sino nagturo sa inyo nito? Hindi niyo ito matututunan kung wala nagturo. Huwag ko rin kaya. May o, kasi may kapag drug siya. Dato kami kaya pa, ay, ano po, tinayin po kami ng mga taga-ARM. So talagang, nakuha natin. At yan po, ay sinaserve talaga dito sa sasabi. Ayan. So, para naman pupigyan tayo ng mas maganda pa at mas makabulungan pang opening remarks. Maliban sa amin. Ang dami ko ito sinasabi, no? Pinag-inusin. Yung bandang bakal sa labas natin. Ayan. Imbitahan naman po natin po dito sa retablado ang ina ng Sally de la Salle or from Miss Marjorie de la Salle. Po, mga kasalo. Natutuwa kami at nandito kayo ulit. Nung kami ay nagpakilala nung isang taon, kasama namin ang ilan sa inyo. Ngayon, nadagdagan pa kayo. Mas malaki na ang grupo, mas malaki na ang pamilya, kaya maraming salamat po. Itong nagdaang isang taon, marami kaming natutunan, marami kaming pinagdaanan, marami kaming nadiskubre. At dahil doon, marami kami inihanda para sa bagong taon ng Salu. Kaya malalaman nyo yun ngayong araw na to. And hopefully, this year, magkakasama tayo. Hindi lang sa ganitong okasyon, kundi makikita rin namin kayo dito dumarandalan sa Salu. And again, nagpapasalamat kami sa suporta ninyo na binibigay sa amin, sa pagpapaunlak ninyo sa tuwing iniimbitahan namin kayo pumunta dito sa amin. So, yun lang po. Hindi ako masyadong magkukwento dahil mamaya malaman, madi-discover natin isa-isa kung ano yung mga bago natin i-offer dito sa Salon for this second year naman. And yung pinapangako namin itong year na ito, itong bagong taon ng Salon, makikita nyo kami sa iba't ibang lugar. Ayan. So, medyo may pahagi na. So, yun. Yun po, maraming salamat. Thank you very much. And hindi mapunta po, marami po mong gagala. So, maraming salamat. Nakasali. Ay, pangasin mo yun. Yung mga pahagin mo gano'n. Excited. Sa bigit yan. Nakitasin na po yung mga cellphones. Sabay, i-post na rin po kung ano po nangyayari po dito po ngayon po sa Salu Restaurant po. Ang ating hashtag ay #SaluPH. Hashtag sarap mabuhay. Hashtag kasalu. And hashtag okay. So, Restaurant. Alam niyo po kasi nag-visa kami kanina. Tapos ang sabi ni Father, kapag anniversary daw, tama naman, ang official hashtag ay remember. Hashtag remember. Kasi nga, maalala mo nga naman lahat ng pinagdaanan natin, ng nakaraan, yun yung anniversary. Sineselebrate natin kung ano yung mga nangyari, mga achievements, hardships, and fulfillments yung nakaraan. Moving forward, babawin natin yun. Kaya hashtag, Sally remember na. Remembers? Oo. Hindi. #SallyPH. #remember. Remember. Para kayo pa. Sally remember. Ayan, namin po ninyo, Miss Harley, kanina ang pagiging pamilya mo dito. Ang pagiging pamilya ng mga taga-Sally dito. Kaya naman po, iibitahan ko po kayong pumunta doon sa other side pong iwan ng ating pong hall. Salu, offering ng Salu para sa mga pamilya actually na gusto nilang ma-experience kasi meron kami Pinas platter na tinatawag. Parang meal siya from Mindanao. So, ang matuluto yung nanay nila. Kasi di ba minsan parang iba pa rin yung lutong nanay, di ba? Tama ba yung luto ni nanay? So yun, so, pero syempre, bago matapos, pwede din nilang dagdagan ng magiging special yun. Dahil si nanay ng luto, syempre may love yun. So lulutuin ko na bilang ako ay nanay. Si Chef Jen ay kasama natin siya dito. So, pwedeng tingnan niyo magluluto ang ating nanay dito sa Salu ng isang Mindanaoan dish. So, ang Mindanaoan dish na ito ay tinatawag natin. Piula itlog. Okay po. Sinulog na. Okay. Tinapong na.
Okay. Ito po natin kung may tuwin ng ito ay currently talagang pinapasarapan ang ating mga nanalo. Ito may experience naman ito kapag i-request nyo dito sa aming mga staff, sabihin nyo lamang po gusto nyo po ma-experience ang luto nyo namin. So may mga packages tayo na pwede nilang pag-iingan. And at the same later, may discuss po yung mga packages mo. So, inyong natin, Miss Harleen, pag-iisa muna tayo ng ating bawang at sibuyas. Oops, sorry. Ayun, yun ang malupit. Oo. Oh, oh. Ah. Ay, sorry, mami. Yan. Okay pa rin, okay pa rin. Yung mga binabanggit na mga ngayon, ano nga po yung mga packages okay pa na binabanggit ni Ms. Harleen dyan. So, kung maaari naman po, medyo ibalik natin ang attention sa stage para i-connect kung ano nga po yung mga packages na pwede pagpilian ng ating mga customers para ma-experience ang luto ni Nana. So, kasalo ni Nina, ano nga ba yun? Thank you, mami. Ang luto ni Nanay Menus, aba, hindi lang po yan ang inyong
kikilala. Meron ako mga naririnig-dinig na sir. So, ito mga naririnig-dinig ko, bilang specialty talaga ng Salo ay ang pagiging niyang authentic pagdating sa Luzon, Visayas, and Mindanao dishes niya. Aba, meron din doon kayong ipapakilala sa ating mga friends. Actually, ito po ay medyo softly launch namin sa nakilala namin, pero may talaga bonggang-bonggang kilala pa. Dahil dyan, I would like to call in, syempre, the co-owner of Salo, Mr. Ronnie Sarmenta, para i-reveal ano ba itong isang pakulang to ng Salo. Is it family restaurant? Sabi namin, ayusin namin yung idea na family bonding time ang kapag naman. Pero naisip din namin, our families as Filipinos is very much extended. Hindi tayo nasasanay ng pamilya ay magulang at mga alukla. Para sa ating pamilya, yung mga pinsan, pamilya yung mga lola, and then somehow, pamilya yung mga barkada, pamilya yung mga classmate, pamilya yung mga opisina, di ba? So gusto natin, nakapag-invite ng maraming tao, maybe a reunion or get together na minsan parang weekend out mga barkada. And we wanted to share something very special with you. So we're launching our Pinas Blanco. 7,107 islands, kaya po 7,107 yung presyo. Pero walang biruan, hindi po siya ganyan kaliit. No? Itong mesang ito, itong dalawang pagkadugtong na mesang ito ay kayang piruin ng platter. And if you can see, nilagay po namin sa kanil-kanilang mga respective areas kung ano yung specialty na kasama dun sa platter. So this, as we have tried it, this set is good from 15 to 20 people. Depende sa appetite niyo. Kung medyo nag-diet kayo at marami kayong barkada, kasi yung 20. Kung medyo kasi nilakas yung kayo kumain, mga 15 lang kayo pwede dito. Pero, andyan na yan, we have our Luzon specialties, our Visayan specialties, and our Mindanaoan specialties. Pero ganoon man time, paano kung gusto ko Visayas na? Pwede na mga ganun yung Visayas platter. Siyempre, hindi ganun na. Ayan, 2,599 sa. Pwede yung orderin ng Luzon platter. Pwede na rin orderin, siyempre, ang Mindanao platter. And if you have parang special request, doon na rin, dito na sa platter, wala, isa sa mga gusto nyo, I think you can talk to our supervisors and they will be very, very happy to help you with your concern. Pwede natin palitan yung kasama. So it's really a platter we designed, we created for friends, for families, and because we wanted to promote all the areas of the Philippines. Kapag nga na sinabi namin dati, we travel to experience and we want to share that experience also. Ano po bang nagkaganda ng nagpagawa kami ng platters from our carvers from the north kasi wala namang available talaga na platters na yan ang shape. Yeah. So, we wanted it to be very Pinoy, we wanted it to be very special, and we wanted to share it with you. So, hopefully, ma-experience nyo yung Pinas platter. Wala pong biruan, mga lulunod kayo sa kapasulat. So, dalawa lang natin nakikilala ang luto ng Nanay Reyes at ang Pinas Platter. True. Yung Pinas Platter nila yan, Mars, kasi si Mr. Ronald talaga, sila talaga yung pinag-aralan nila yung pagkano kami and they made every curve as much as possible. Talagang faithful to our main heart. Kasi, inatagtag nila yung baka na yun, nung pumunta tayo sa Balang, inatagtag nila dun sa carvers, pinag-aralan pa talaga. Yung mga music islands ko, yung mga sausawan yun eh. Ito mga plato ni Mr. Ronnie Sarmenta ay yung mga plato na pinarbi niya mismo. Take note, siya po, isa po siya sa mga car. Nandito niya siya sa video at doon sa photo sa nasa labas. Alam, pinagpapakumpanan ko rin para lang doon sa mga plato. Ayan, so may mga konti na rin tayo mga kapatagan dito kasi na kaya natin na sabi namin sa ipagbuo pamilya ang lugar na ito. Meron po yung corner for the kids. Ano nga rin ako natin sa corner na ito? Kitty corner. Pagkakalaw din. Palaruan. Pero alam mo kung interesting dyan. Meron. Nandiyan kasi yung tindahan ni Aling Nena dun sa likod. May mga freebies din tayo sa mga bagets dyan once in a while. Sini ng freebies? Maya, maya. Hindi tayo ng mga freebies para sa inyo.
para sa ibang bansa. Yung tinatawag natin civet coffee. Civet coffee naman yan eh. Malilang lang talaga. Nakit mo yun. Oo, in fairness. I think our media friends, if you haven't tasted it, you could get it from our, from the waiters. Civet coffee, meron po tayo yan available. Oo, at syempre, meron din tayo. Dahil nga nabagin talaga kasi ganito ako yung bagong-bago yan. Meron, pero, segway na lang ang raffle ka. Raffle, wait, ang rumaffle ng... Rumaffle muna tayo habang narito tayo. Kasi nabigay lang naman ang ating Sigat Coffee friends sa mga loot bags for some of our media friends today. So, magpipili lang po kami. So, isa po yan, ang Sigat Coffee. Meron din kami partnership. I'm not sure they're here already. Sa unang taon po namin, nagpa-partner kami with hashtag LaunchBagPH with Anthony Cos. So, makikita niyo po yan. Itong darating na taon, meron naman kami isang organisasyon na kinapartner namin para sa senior. You can check out their Facebook page and Jerome and Joel will give you more information. Hopefully, matulungan niyo kami dyan kapag i-launch na namin ang unang show namin with para sa senior. Ayan, napakadami exciting. Ayan, so ito na po ang ano, marami po tayo mga pa-freebies po sa inyo pong lahat. Sisimulan po natin with our 5 media na nalaman. Pabulutin natin ang ating mother. Yes. Nakita niyo po yung nakapartner sa unahan ng NBRW. Buti naman po. Hindi tayo po natin. Okay, ating muna nagulat ay si Wilmar Yogulaw. Ayan, lahat yung prices po, ipunin nila ang ating sa registration area later. Hindi ma po. Next, Albert Santiago. Albert Santiago, congratulations. Paula Cabildo. Paula Cabildo. Para, it's very, ano talaga siya. Kumbaga, solid, masarap talaga yung, ganyan.
So you have to call us 2 days before if you're ordering a whole cochinillo. And later, mas mga press kits naman po yan. Kung magkano ang ating cochinillo. You can order it whole, half, one-fourth. Parang chicken. Alright. At syempre mga Mars, syempre yung mga malaki namin ito. Nandito yung excitement. Oo, nandito yung chas na lang. I know, right? Kasi meron po kami pan de salo. Oh, but ito pong nakikita niyo dito ay ang aming laing pandesal. Sinurge siya. Narisik. Naribaw. Laing pandesal. And kapag binuksan po talaga yung light, talagang makikita mo yung pagkakain na. In fairness. Kaya medyo greenish moment siya. Tama ba ko na ang pandesal ay part siya ng bread line ng salo? Well, for now, we hope to launch officially kasi every Christmas meron kami special bread line na pamigay sa mga pang-giveaway. Pero yung itong pandesal, available, magiging available siya. Pastipo na siya ngayon. So, hindi siya yung limited edition na. Yes, starting next week, available na po siya. At may mga palaman na yan. May mga, meron tayong caldereta, merong kulma, which is the Mindanao dish. Nakapasok po siya dun talaga sa pandis. At hindi, talaga malalasahan mo kahit sa bread. Hindi siya pala man kasi nandun, binate siya kasama. Oo. So, merong meat slot, pero yung mismong pandesal, kapag kinurot mo, lasang-lasang. Pero sigurado ba naman na baka naman konti lang. Oh, but no, it's salo. We don't know the word ote. Kaya nag-English ako. Oh my God. Kailangan talaga yung feeling kasi full, feel, siksikin yung talaga siya. Actually, you won't notice na nandun ka sa gitna kasi masarap naman sa umpisa ang nagat pala. So, iba-iba din po yan. Ayun, may Bicol Express. Ano pong paborito ng ano family? Kulma. Ayun, Bicol kasi kaiba talaga, no? Bicol Express and Kulma. May bistek din tayo pala. So lahat ng yan, lalabas po yun sa aming menu. We could start ordering. At parang donuts yan. Pwede natin i-order ng maramihan para may share natin. Sa baka naman yun, yung parang... True, pasalubong sa mga pamilya. Ano pa naman yung tinapay? Kasi okay, ako po weird po kasi ako kumain. Yung parang isasawso yung pandesal sa sauce. Oh, hindi yun weird, no? Lahat ng Pinoy ginagawa yun. But with pandesal, hindi na kailangan ng sauce. Puti na lang talaga. Salamat sa pandesal. Thank you, thank you. Sagot na rin sa kahirapan. Okay, next. Siyempre, meron din tayo tatawag na likhang salo. Ang likhang salo, kasi ba madami sa labas, confusion. Mexican, Filipino, o kaya, Italian Filipino. Chinese Filipino. Ayan, diba? Pupush. Dito sa salo, ang gusto namin, Pinoy to Pinoy. Meron tayong page, alam niyo na po yan, ng ating mga Pinoy to Pinoy fusion, but this time, dinagdagan namin siya. Mm-hmm. Alam mo, wait, this coming Monday, nilalabas din namin to officially, matitikman to ng ating mga kasi because it's independent. Sakto-sakto pala, makapilipinas. Lalong, alam mo yung mga dyan, ang mga Sinang palukang dito. Oo, sinang palukang dito. Tama ba? At ang hipon sa alipin. Exactly. Matitikman ko rin ba niya yung pangalan ko? Of course, it's there right there at the Mindanao. May pwede rin po yan. Ang hito, di ba nakakuha lang sa marami kung saan-saan before yung sila unang panahon. So ang mga Pinoy, gumawa ng paraan para mag-iba-iba, hindi puro prito. Para may ibang lasa siya. Thus, sinampalukan ito. At ginawa po yun ang isa sa mga chef namin as a tribute to his dad last year for Father's Day. Oo, so yung ginawa yun, sabi namin, masarap yan kasi he knows dish na naman talaga. Kasi para sa kanya, yung tatay niya yung hero niya. Makikilala din na yung chef natin yan. Kaya naman sa yung lunes yan, ang hero mo na napaparangay. Of course! Lunes, ipapakilala ang mga nito sa pusin. Exactly. Okay? So, likang saan natin? Tapos na tayo sa mga entrees natin. Right. Ito naman tayo sa kahulilingan. Dessert? Dessert. Oh! Kinilig ka ba? Kinilig po ba kayo? Kinilig ako kasi parang ang kamis-kamis din ang lahat. Nandyan ang salo-halo-halo, durian cake at ang taho cheesecake. Oh. Bago sa pandemya, di ba? At ang halo-halo namin, Mars, it's not just halo-halo, like regular halo-halo to other restaurants. Ang haba po, nagpasensya na po. Dito po, ang halo-halo namin, dalawang klase. Mamimik ako anong pinaka-sabaw or pang-katalis sabaw, pinaka-sox-kino, pinaka-syrup niya. Either batirol or yema. Baterol or yeah. Baterol. Naisip talaga nila. Ay, mas nila ba ako? Nagising silang dalawa.
naman niya. Yung kitchen, mag-a-R&D. So, at least ngayon, nakita ko siya sa toast. Ay, hindi pa ba yung pirang siya? Chocolate po yung nasa pika medyo chocolate yung gulay. Baterol po ang feeling na to. So ang dessert po ito ay again, dalawa lamang ba ang available ngayong hapon? For today, we'll be tasting durian cake. Ang aming durian cake na talaga namang kasi ang lalaki siya din yan. For us, it's durian cake. It's there. You could taste it. It's very authentic. Diba po, taho cheesecake po man. Diba po, ang taho cheesecake namin, the cheesecake was really, talagang meron siya kasama po. Sabi ko sa inyo, maaalala niyo po ang inyong mga kabataan. Nung, ngayon kasi nila na lang, di ba, yung umiikot, hindi ba kailangan pa mag-approve sa association para makaikot sa loob ng villages. Dito, makikipman niyo siya with a twist. Yeah, it's every day. Pa siya lang kayo lagi every day. Caviar ko yung nasa iba ko. Hindi, sa mga kayo. So, siya na lang, hindi na tayo sa caviar. So, ay, okay, na-excite ako. Ano na lang caviar? Na-excite ba kayo? Natakang po kami lahat sa aming mga pinasir ng tanghali ito? Parang hindi masyado. Ay, pwede kumain. Siya na pala. Pwede po muna ka. Hindi, natakang po na tayo lahat! Yeah! Ayan, so narito na tayo sa part kung saan pinakahihintay natin. Hindi lang, siyempre, alam ko, ayaw na po. Hindi ba tayo para? Ayaw na nga tayo. Apo lang, ipisa na namin. Para at least matapos na po tayo. Of course, it's all about our problems. Yung iba kasi, ano yung pangalan namin? Wait lang po pa sa nalang. Okay, yung mga tayo po sa nalang. 75, mga tiktok po sa ayaw nyo pa. Leonie Sanchez. Leonie Sanchez. Registration ako. Later po natin matik rin. Natin mga partumer po. Stanley Briggs. Stanley Briggs. Apa? Brand na isang... Yeah. Parang brand. Brand. Ibang Briggs na yung single na. Pwede Briggs. And Carmen Cruz. Eh, Carmen Cruz. Ang kita na kayo? Gusto ko pati na sa video. Carmen Cruz, gusto niyo. Thank you so much. Sir Ron, Sir Ren, napakamakang mga kuna na sila. Ginawa niyo. Eh, tira po talaga yun. Pinatakam na namin kayo. Buong medyo kalahati ng tanghali po na pinapatakam. Alam ko naman kung hindi ko talaga kayo nanginig sa amin. Kasi mas importante po sa inyo ang pagkain. Kaya naman po. Ladies and gentlemen, we now open the buffets as you try the for the first time. We serve this menu. Ay, this dishes.